Hey guys! Welcome back again dito sa ating YouTube channel and this is me again, Cindy. So today, meron naman tayong panibagong video sa araw na ito. As you can see in our thumbnail, malalaman mo kung ano nga ba ang bagay na pag-uusapan natin for today. Kung ano-ano nga ba ang mga sintomas o mga sinyales na kinakailangan mo ng itigil ang oral contraceptive pills na iniinom mo. Pero syempre guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, make sure na nakapag-subscribe ka na, i-click mo ang subscribe button at i-click mo na din ang bell notification para naman maging updated ka every time na meron tayong mga panibagong video. Kadalasang pagkakamali ng mga kababaihan guys ay umiinom sila ng oral contraceptive pills kahit hindi naman recommended ng doktor. Meaning to say, parang sila na lang yung nagde-decide kung ano nga ba ang pills na gusto nilang inumin. Especially yung mga kababaihan na wala mga sakit or wala silang mga medical history, okay lang sa kanila na umiinom sila ng oral contraceptive pills kahit hindi recommended ng doktor. Kahit ito ay recommended lang ng midwife or nasa health center ng kanilang lugar. Usually, hindi masyadong nagpapa-check up yung mga kababaihan. Dahil lang para hindi nila malaman kung meron nga ba silang mga itinatago or hindi alam na mga sakit. Kaya naman kapag umiinom sila ng mga oral contraceptive pills, they are wondering kung bakit nga ba ganun na lang ang side effect sa kanila, samantalang sa iba naman ay hiyang lang naman talaga sila. Kasi ang oral contraceptive pills guys ay hiyangan talaga yan. May mga kababaihan na humihiyang sa isang brand, meron ding iba na hindi hiyang para sa kanila. Pero ang video na to guys ay para sa mga kababaihan na kung hindi man kayo nakapag-check up o hindi man kayo nakapunta sa mga malapit ninyo na OB-GYN, at least kung itong mga sintomas o mga sinyales na ito ay nararamdaman ninyo, it's time na siguro para magpa-check kayo sa OB-GYN ninyo or pwede na ding itigil ninyo ang pag-inom ng oral contraceptive pills. Kasi mas maganda kapag earlier ay maagapan ninyo kumpara na matagal-tagal yun ang naiinom yung oral contraceptive pills tapos meron na palang hindi magandang side effects sa inyo. So kung kayo ay kasalukuyan ng umiinom ng oral contraceptive pills at kung meron kayong mga sinyalis nito, siguro ito na yung panahon para magpa-check kayo sa inyong malapit na OB-GYN o di kaya ay mag-switch ng ibang brand as per recommended ng yung OB-GYN para mas maging hiyang kayo sa next na iinumin ninyo na oral contraceptive pills. Unang-una ay kadalasan sumasakit ang ulo ninyo. Definitely guys, natural lang na sumakit yung ulo natin, especially kapag first taker pa tayo sa pag-inom ng oral contraceptive pills. Natural lang na sumakit yung ulo natin first time na mag-take hanggang sa 1 week. So ito yung mga side effect or normal side effect ng oral contraceptive pills. Especially yung mga oral contraceptive pills guys na mumurahin sila. Pero kapag sabihin mo na madalas sumasakit ang ulo mo kahit wala namang ganun kabigat na rason, tapos sumasakit yung ulo mo simula nung umiinom ka ng oral contraceptive pills hanggang kahit ilang buwan mo nang iniinom yung oral contraceptive pills mo ay sumasakit pa din ang ulo mo, siguro isa na yun sa sinyales na hindi ka hiyang sa oral contraceptive pills mo. Siguro may mga bagay na nakapag-trigger sa health conditions mo kaya naging ganun ang side effect para sa'yo. Pangalawa is hindi nireregla ng ilang buwan. Normally guys, yung babae kapag umiinom ng oral contraceptive pills, depende din sa pills na iniinom nila. Pero kahit hindi regular yung menstruation nila, especially dun sa mga kababaihan na umiinom or nagme-maintain ng 28 days pills, yung mga breastfeeding, especially yung mga umiinom ng mga thrust pills, sila yung mga kababaihan guys na hindi talaga regular yung menstruation. Dahil na din yon sa side effect ng 28 days pills. Pero kapag sabihin mo na isang taon na or 8 to 10 months ka nang hindi nireregla, siguro hindi na din talaga normal yan. It's time for you to consult the nearest OB-GYN na nasa lugar ninyo para malaman kung bakit nga ba hindi ka nireregla. Kasi usually, kahit na hindi regular yung menstruation ng 28 days pills user, subalit re-reglahin pa din yan at magkaka-spotting pa din yan. Kung hindi ka nakaranas ng spotting, kahit spotting man lang, siguro hindi na talaga maganda yung side effect para sa'yo guys. And besides, kinakailangan din talaga na mabigyan ng panahon na makalabas yung maduduming dugo natin. Kasi in that way, malilinisan din yung katawan natin. Yung normal sa isang babae kapag hindi sila gumagamit ng oral contraceptive pills ay regular talaga yung kanilang menstruation. Kapag uminom ng oral contraceptive pills ay maaari itong maging side effects sa kanilang menstruations o dalaw. So kung hindi ka na
nagre-regla sa isang taon or 8 to 10 months, siguro may problema na talaga sa iyong reproductive health. Next is palpitation. Ito guys, kinakailangan mo nang i-stop ang iyong oral contraceptive pills na ginagamit sa kasalukuyan kung ikaw ay nakakaranas na ng palpitation. Personally ako, nakaranas ako ng palpitation. Yun yung pag-inom ko ng Althea pills. But I am also using Althea pills way back in 2019 hanggang 2021. So it has been 2 years for me, 2 consecutive years na minum ako at nagmi-maintain ako buwan-buwan ng Althea pills. Hanggang sa umabot sa time na nararamdaman ko na nagpapalpitate na ako kahit wala naman ako masyadong ginagawa. So napaisip ako, bakit nga ba ako nagpapalpitate? Tapos ano nga ba yung mga ini-intake ko? Pills lang naman yung ini-intake ko at wala nang iba. Kaya naman naisip ko na mag-switch ng ibang brand ng oral contraceptive pills kasi nararamdaman ko na siguro ito na yung side effect o hindi magandang side effect ng Althea pills para sa akin. Kaya naman that time, I decided to switch to Dayan 35 and so far, humiyang naman ako. So kung kayo ay nakaranas din ng palpitation, tapos noon, hindi naman talaga kayo nagpa-palpitate, meaning to say, hindi talaga normal sa inyo na mag-palpitate. So I think it's time for you to switch to another brand. But syempre, it is very important na recommended yun ng doktor para naman na mas maging hiyang ka sa next na oral contraceptive pills na gagamitin mo araw-araw. Ito guys is kalimitan ding tanong dyan sa ating comment section at sa iba pa nating mga videos. So maraming nagtatanong kung normal nga ba na nagbi-bleeding ka o yung mga spotting na nagaganap kahit na maintain mo naman yung iyong oral contraceptive pills. Guys, hindi talaga normal na magbe-bleeding ka kahit umiinom ka ng oral contraceptive pills. Except kung naubos mo na yung 28 days pills mo or yung 21 days pills mo, kaya ka nag-spotting kasi yun na yung regla mo. Pero meron talagang ibang mga kababaihan na meron silang spotting guys kahit hindi naman nila buwanan or hindi naman nila talaga dalaw. Meaning to say, hindi na regular yung kanilang menstruation. Every week, may spotting na nagaganap. Tapos matagal huminto yung spotting nila, siguro hindi lang talaga kayo hiyang sa oral contraceptive pills na ginagamit ninyo. So kapag ganito yung mga naranasan ninyo, mahalaga na i-stop muna ang iyong oral contraceptive pills kung ano man yung ginagamit mo ngayon. Kasi hindi siya normal guys na every week or everyday ka nagspa-spot or nagkakaroon ng abnormal discharge yung iyong reproductive system. Kasi yung 28 days pills is kung hindi man sila reglahin sa isang buwan ay magkakaroon sila ng spotting at hindi talaga heavy yung kanilang menstruation. Subalit once a month lang yun magaganap kung tama naman yung pag-inom nila. Pero kung hindi naman tama yung pag-inom nila, which means na hindi sila continuous sa pag-inom ng oral contraceptive pills, talagang ang magiging resulta ay spotting. So normal lang yung magkakaroon ka ng spotting, especially kapag hindi mo tuloy-tuloy na iniinom yung oral contraceptive pills mo. Yung sa 28 days pills naman guys, ay magkakaroon din talaga ng menstruation yung isang babae kapag naubos niya ang 21 days pills at nasa 7 days rest na siya. So wala talagang rason kung bakit nga ba nagspa-spot ang mga kababaihan. Ito ay marahil buntis sila tapos umiinom sila ng pills o di kaya hindi lang talaga sila hiyang sa mga iniinom nila na oral contraceptive pills. So there you have it guys. I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo. So if you think na nakatulong itong vlog na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At saka huwag mo din kalimutang i-click ang bell notification at i-like at i-share na din itong video na to para naman na mas makatulong pa tayo sa iba pang mga kababaihan na may mga katanungan tungkol sa oral contraceptive pills. This is me again, Cindy, and stay tuned para sa mga next natin na mga video dito lamang sa Cindy's Gallery. Bye! And thank you for watching.